Good evening. May God's blessings and protection be upon you always. Advocate. Parakletos in Greek. Advocatus in Latin. Avvocato in Italian. Abogado in Spanish. That's where we got our abogado. Somebody who will defend you. Sa English kasi naging lawyer. In England, they are called solicitors. Minsan marami tayong joke sa mga abogado. Pero pag nasa husgado ka na, kailangan mo yun sila. So kailangan din natin yung advocate, sabi ng Panginoon. So I would like to summarize the teaching of the church about what the function of the Holy Spirit is, our advocate. What does He do for us? Laging sinasabi, He is the forgotten God. Parang tayo, Jesus lang at saka yung Father eh. Pag Pentecost lang, maalala natin, may Holy Spirit, but He is the forgotten God until the Charismatic Renewal Movement came mga 50 years ago. So marami ngayong charismatic communities speaking in tongues like the New Testament. Some are given the gift of healing. And especially, many of them have become apostles. There is a community in Singapore, Couples for Christ, they go to China and proclaim, as first reading said, believe in the Lord Jesus and you and your household will be saved. So the first thing, the Spirit teaches us is that He will explain the word of Jesus. He will testify to Him and give witness through wonders gaya ng nasa charismatic movement. Once the Holy Spirit makes us understand, He is the Spirit of understanding why we are here in this world. So it's about purpose. It's about meaning which science cannot give. Science does not know anything about the meaning of our life. They're very good in inventing machines that help us in our lives also. Sometimes we use them for evil like bombs and missiles. They're very good in that. They do not know much about the meaning of our lives, why we are in this world. The Holy Spirit tells us that if we accept Christ as Lord and Savior and we keep His word, paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon, we keep His word, we will be all that we can be. Because that's the reason why we are in this world. Maging lahat ng dapat tayong maging. To be your best self. Di ba ang tindi niyan? Pero yung iba, pinapakitaan na ng Holy Spirit ng bituin sa langit, nagbibilang ng mga tipaklong sa kanilang paanan kasi yun madaling bilangin. So kondominium na malalaki, mabibilis ng mga sasakyan, kapangyarihan, political and economic power. Kapag tinuruan ka ng Espiritu Santo, lahat yan, mga tipaklong yan. You were born for greater things. You are in this earth to discover your sense of purpose, the meaning of your life, and the Holy Spirit is the advocate. We'll tell you that. Just listen to Him in your hearts. Second, the Holy Spirit also tells us how to relate to each other as brothers and sisters. Lagi ko nang sinasabi, we have to live together as brothers and sisters or we will perish
together as fools. Tingnan mo yung mga Russians. Si Putin lang naman siguro yun kasi marami namang ayaw na ng war, sabi ng mga Russians. Ayaw nila. Pero si Putin, pinulbos lahat yung Mariupol, pinulbos lahat yung mga siyudad doon sa Donbas. Why? He does not recognize Ukrainians as his brothers and sisters. Ganyan din tayo. Lumabas ngayon sa social media, dahil may social media, lumabas yung napakaraming mga Pilipino na neurotic at saka psychotic. May mental health problems, naghahanap ng outlet sa kanilang aggression kasi duwag naman yan sa tunay na buhay. Nagmumura lahat. Nawawala ang ating social capital. Naghahanap lang ng dahilan. Ah, ikaw ah, magkaiba tayo sa politika, iba ang binoto mo, mamurahin na ng mamurahin yan. May outlet yung kanyang neurosis, yung kanyang psychosis. May mental health problems ang maraming mga tao sa social media, lalo na sa Pilipinas, tayo ang number one sa social media, tayo rin ang pinakamaraming psychotic sa nagpo-post. Naghanap lang ng dahilan yan. Sa tunay na psychology niya, masama ang loob niya sa mundo. Baka mayroon siyang gusto, hindi niya nakuha. Wala naman siyang mapagbuntunan. Click, click, click agad doon sa mga lalabanan niya yun. Kailangan magdasal sa Espiritu Santo yung mga taong ganyan. Walang kasalanan yung tao. Iba lang ang kanyang paniniwala na dapat mo naman irespeto. Kung makapagmura ka, wagas. Kasalanan sa Diyos yan. Bad yan, sabi ng mga bata. Eh mga bata pala ngayon, natututo dahil nakikita naman nila. Lahat naman gumagawa nung nagmumura, kung ano-ano na lang pinupost. Kailangan natin ng advocate para sabihin na kapatid tayong lahat. We live in a single planet, sabi ni Saint ni Pope Francis. Let us pray that the advocate will tell us that we are all brothers and sisters in Christ. Yung iba pang neurotic at psychotic na nasa social media, nagsisimba yan. Yung iba dyan, Bible pa ang kinukote niyan. Pero may mental health problem. Baka hindi maliwanag sa kanya yung kanyang sense of purpose kung bakit narito siya sa mundo. Pagdasal natin, lahat ng mga taong yan, napakarami niyan, nasisira ang ating bansa. Sabi pa sa sociology, nawawala ang social capital. We do not trust each other. We do not feel that we belong to this country. We are only an Ilocano. We are only a Bicolano. We are only a Davaoino. Ganyan na lang tayo. Hindi malawak ang pagtingin dahil walang palang biyaya galing sa advocate. Pangatlo, na napakahalaga din na function ng advocate, ng Espiritu Santo, makes us understand how we should relate with the earth. Sinira natin. Lagi na lang sinasabi, wala pa tayong ginagawa. Marami ng batas. Bukod-bukod ang basura, ang dami pa rin. Bilyon tonelada na ng plastic na sa karagatan at mga ilog. Tapos magko-communion. Eh yung communion, yung hostia dan galing sa mundo, galing sa earth, kay Mother Earth, kay Inang Daigdig. Tapos sa laula mo, kung saan-saan mo tinatapon yung iyong face mask, tsaka face shield. During this Mass, let us pray that we'll really have an advocate that will tell us why we are in this earth. You are not in this earth to curse and wish death, re-raping, tatapunan ng asido. Yun ang mga nakikita mo sa social media. Hindi ka isinilang ng nanay mo para gawin yan. Hindi ka isinilang ng nanay mo para magiging ganap sa pagnanakaw ng pera ng ibang tao sa pang-aapi. Sense of purpose, brothers and sisters, relationship with Mother Earth. Send forth your spirit and they shall be created
and you shall renew the face of the earth. Ganyan ang ating pananampalataya. Hindi yan sapat na makipag-prosesyon ka lang kung Pasko at sa kamahal na araw. Katoliko ka na. Ganyan ang Katoliko. Spirit-filled. Sense of purpose, fraternal communion, especially in the church, and integrity of creation. That is what we should pray during this Mass today. Kasi nawawala tayo doon sa more abundant life na binibigay sa atin ng Panginoon. Karamihan sa atin, living lives of quiet desperation. Sabi ng poet, wala yung abundant life. Surviving na lang sa hirap pa ng buhay ngayon. Tataas bababa yung gasolina. Magugutom pa tayo kung hindi tayo magkakaisa. So ating pagdasal, send forth your spirit and they shall be created and you shall renew the face of the earth.